Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Narito po ang ating 11 PM update para sa Bagyong Carding. Bahagyang humina ang Bagyong Carding habang binabaybay niya ang Central Luzon. At around 10 o'clock ng gabi, huling namataan ang gitna o sentro ng bagyo ay nasa San Leonardo, Nueva Ecija. Ang lakas ng hangin ng Bagyong Carding ay nasa 175 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 290 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, itong habagat o southwest monsoon kusang pinapalakas ni Bagyong Carding ay naapektuhan ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At ninyong makikita, halos buong bansa ay nakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. At narito ang ating kuha ng ating mga radar mula sa Tagaytay, Subic, Daet at Baler. Ito po yung nagsasabing na ito yung intensity ng mga pag-ulan. Yung kulay dilaw, orange at red, ito yung nagsasabi na malalakas na pag-ulan. At yun yung mapapansin, yung malalakas na pag-ulan ay concentrated sa Central Luzon. Ganun din sa Cavite, Batangas, Metro Manila at nakakaranas din ng malakas na pag-ulan sa Isabela. At ito'y kuha po natin mula 8 o'clock ng gabi hanggang 10:30 ng gabi. So halos sa ngayong araw o ngayon ay nakakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan. Lalo na po sa bandang Central Luzon. So, dalawang beses po nag-landfall ang Bagyong Carding. Una, kaninang 5:30 ng hapon sa Bordeos, Quezon. Pangalawa ay nasa Dingalan, Aurora sa ganap na 8:20 ng gabi. So, wala na po nakataas na signal number 5. Ang pinamataas na tropical cyclone signal ay number 4. Ang mga lugar po nasa ilalim ng signal number 4 ay sa central and southern portion ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, northern at central portion ng Zambales, at kasama na rin ang southern portion ng Pangasinan. Signal number 3 ay nakataas sa southern at central portion ng Aurora, na labing bahagi ng Nueva Ecija, Bataan, na labing bahagi ng Zambales, na labing bahagi ng Pangasinan. Northern portion ng Rizal, Metro Manila, extreme northern portion ng Quezon. Signal number 2 ay nakataas sa lalabing bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Cavite, Batangas, Laguna, lalabing bahagi ng Rizal, northern at central portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands, western portion ng Camarines Norte kasama ang Calaguas Islands. Signal number 1 ay sa Isabela, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, na labing bahagi ng Quezon. Northern portion ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, northern portion ng Oriental Mindoro, Marinduque, na labing bahagi ng Camarines Norte, Camsur o Camarines Sur at Burias Island at Tikau Island. So sa ating forecast track, pagdating po ng September 26 Monday, 8 o'clock ng umaga, inaasahan po natin ang Bagyong Carding o yung sentro mismo nito ay sa nasa West Philippine Sea. So mula ngayon hanggang pagdating ng umaga ay bababayin po niya Central Luzon
At pagdating po ng 8 o'clock ng umaga, September 26, Monday, ang sentro ng bagyo ay nasa West Philippine Sea. Pagdating po ng September 26, 8 o'clock ng gabi, Monday, inasahan po natin yung sentro ng bagyo ay nasa far line. So inasahan po natin na bandang gabi, Monday, ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At pinapakita nito na mapanatili niya ang typhoon category hanggang sa paglabas ng PAR. So may inaasahan pa rin tayo na malalakas na pag-ulan. Bukas na umaga, may inaasahan pa rin tayo na heavy to intense with at times torrential rains. Ibig sabihin nito, napakalakas na pag-ulan na maranasan po natin. At ito'y mga lugar po na nasilalim nito ay sa northern portion ng Metro Manila. Kasama na rin ang Central Luzon, Laguna, Rizal, at ang northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Island. Moderate to heavy with at times intense rains sa southern portion ng Metro Manila, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cavite, Batangas, Kalinga, Laguna, central portion ng Quezon at northern portion ng Occidental at Oriental Mindoro. Light to moderate with at times heavy rains sa mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Quezon at nalalabing bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. Bukas ng umaga hanggang hapon, minasang pa rin na malakas na pag-ulan. Moderate to heavy with at times intense rains sa Zambales, Bataan at sa northern portion ng Occidental at Oriental Mindoro. Light to moderate with at times heavy rains sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at sa lalabing bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. Sa ibang bahagi ng bansa, dahil sa southwest monsoon o habagat, makakaranas din na may mga mahihina hanggang sa katamtaman, hanggang sa kuminsan may malakas na pag-ulan sa Palawan, Western Visayas, Central Visayas at sa Zamboanga Peninsula. So sa mga lugar po na aking nabanggit, patuloy pa rin tayong mag-ingat, patuloy pa rin tayong maging alerto dahil sa mga pag-ulan na maranasan po natin mula ngayon o ngayong araw at sa mga susunod na araw. Dahil itong mga malakas na pag-ulan ay magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So sa mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal, ang mga lugar po na makakaranas na napakalakas na hangin ay po yung number 4. Dahil po itong mga lugar po ay madadaanan ng sentro o malapit sa sentro ng bagyong Karding. So meron pa rin banta ng storm surge sa mga low-lying coastal areas sa Pangasinan, Zambales, Bulacan, northern portion ng Metro Manila, southern portion ng La Union, Aurora at northern portion ng Quezon. So ibig sabihin ito, itong storm surge ay ito'y matataas na alon ng dulot ng bagyo at samahan po ng high waves. So delikado po para sa ating kaligtasan. So lumikas na po tayo lalo po sa mga malapit po sa low-lying coastal areas sa mga nabanggit kong lugar. Sa epekto ng bagyong Karding, nag-issue po tayo ng gale warning dahil sa malakas na hangin ang dalan nito, matataas ang alon na maranasan pa rin natin sa buong seaboard ng Luzon. So, ibig sabihin nito ay bawal pong pumalaot ng ating mga kababayan sa nabanggit na lugar dahil sa inaasahan pa rin natin na matataas na alon. So, inaasahan po natin na bukas ng madaling araw ay itong sentro o gitna ng bagyo ay posibleng mag-exit sa Zambales o Pagasinan. After nito ay dadaan na po sa West Philippine Sea.
And inaasahan po natin na mapapanatili ang lakas nito na nasa typhoon category mula ngayon hanggang sa pagdating niya sa West Philippine Sea. So habang nasa lupa ang bagyo, inaasahan po natin ng bahagyang hihina dahil sa epekto ng friction ng lupa. Pero inaasahan pa, pero pagdating sa karagatan, lalo po sa West Philippine Sea, ay muli itong lalakas ang bagyo dahil alam po natin doon siya makakakuha ng energy sa dagat. So yan po ang ating update. Mula sa PAGASA, ako po si Aldsar D. Aurelio.